Ako ang inyong Panginoon. Kamusta kayo po, mga anak? Ako'y nagaganap at kayong lahat ay narito. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mapalad kayong naririnig ang aking tinig. At higit sa lahat ay nauunawaan ninyo ang aking sinasabi. Ito'y hindi isang matigaw lamang na tumutunog. Pagkos ay nagbibigay sa inyong lahat ng pag-asa upang kayong lahat ay maging matagumpay. Ako'y namatay sa krus sa pamamagitan ng kasalanan ng mga tao. Ang mga makasalanan ay iniibig ng aking Ama. Kayong mga mabubuti ang siyang magiging dahilan upang sila'y muling manumbani sa piling ng Diyos. Kaya gawin ninyo ang lahat upang sila'y makasama ng aking Ama sa kanyang kaharian. Habang kayo'y nabubuhay sa mundong ito, maraming pagsubok ang magaganap na magiging dahilan ng inyong panghihina. Ngunit sa patuloy ninyong pakikinig ng aking salita, ito ang magpapalakas sa inyong pananampalataya. Sapagkat kung hindi kayo makikinig ng aking mga turo, ay wala kayong patutunguhan. Kaya ako'y naririto sa inyong panahon sa tahanan na ito, sa bagong Jerusalem, inyong marinig ang aking katuruan sa inyong panahon. Sapagkat nakatakda na kayo'y magkaroon ng karunungan na mula sa kalangitan. Hingin ninyo ang karunungan sa aking Ama at huwag ninyo itong hanapin sa mga tao dito sa sanlibutan, sapagkat ang aking Ama ay higit na may kaalaman at ang aking Ama lamang ang siyang magbibigay sa inyo ng karunungan punong-puno ng pag-ibig. Kaya mga anak, tandaan ninyo, ako si Jesus ang nakatayo sa inyong harapan. Sa pamamagitan ng aking presensya, kayong lahat ay pinagtitibay ko. Pinagtitibay ko kayo sa lahat ng pagsubok, kaya't huwag ninyong iisipin na hindi ninyo makakayanan ang mga bagay na ipinahintulot sa inyo, sapagkat ako'y parating narito at handang magbigay ng aking kaalaman para sa inyong lahat. Ang kaalamang itinuturo ko sa inyo ay kaalaman upang kayo'y maging matagumpay. Ang kaalamang itinuturo ko sa inyo ay kaalaman upang kayo'y makahikaya ng inyong mga kapatid. Simulan ninyo sa inyong tahanan, sapagkat titignan kayo sa inyong ginagawa. Kaya, mga anak, gawin ninyong halimbawa ang aking pagpapakumbaba kung paano ko hinugasan ang paa ng aking mga alagad, kung paano ako nadapa sa pagdadala ko ng krus, kung paano ako pinako sa krus, kung paano ko pinagaling ang may mga karamdaman ng walang hinihintay na anumang kapatid. Gawin ninyo ang lahat na niyan at makaasa kayo ng kaligtasan. Aking mga anak, ang lahat na itinuturing ko sa inyo ay para sa inyong kabutihan. Tandaan ninyo, ang aking salita ay siyang magpapatatag sa inyong lahat. Iilan lamang kayong nakikinig ng aking salita sa loob ng tahanan na
Ngunit sinasabi ko sa inyo na marami pa sa buhangin sa karagatan ang inyong madadala sa kaharian ng aking ama. Tandaan ninyo, hindi ito nasusukat sa pinang, bagkos nasusukat ito sa pag-ibig na inyong inaalay sa aking ama sa langit. Tandaan ninyong lahat, kakaunti man ang inyong pinang, makaliligtas kayo ng sanlibutan. Kaya, mga anak, maging matatag lamang kayo at punuhin ninyo ng pag-ibig ang inyong puso. Ang sino mang nagbibigay ng masasakit na salita sa inyo ay ipinalangin ninyo sa aking ama. At ang aking ama ang siyang magpapalambot ng kanyang puso. Tandaan ninyo mga anak na ang aking mga sinasabi ay magiging dahilan ng inyong kaligtasan. Ako si Jesus ang handang magbigay ng aking buhay. Ipinababatid sa inyo ng aking ama na kayo ay nararapat na magpuno ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sapagkat ipagtatanggol ninyo ang kanyang pangalan sa isang taong sisira sa komunidad na ito. Kaya, pag-ibig lamang, pag-ibig aking mga anak. Sumainyo ang kapayapaan na dulot ng aking kapangyarihan. Salamat sa inyong lahat. Salamat.